ba na ang isa sa pinakamagandang ginagawa natin kapag ina-atake tayo ng ating karamdaman na GERD ay malakasin ang resistensya. Ano? Kahit kasi uminom ka ng gamot, kung mababa yung resistensya mo, mahihirapan gumaling yung ating ano, ating katawan sa sakit na meron tayo. At ilan sa mga sabi sa akin ng mga doktor, at isa na nga dito, o ilan na rin nga dito yung mga kaibigan natin, mga vlogger na doktor, nakakasama din ito sa kanilang mga payo, sa kanilang mga video. At nung una, hindi ko halos maunawaan. Ano? Kasi utak ko na kapag may gamot, yun yung solusyon. Ano? Hindi lang pala yun ang solusyon. Ano? Hindi lang pala yung gamot ang solusyon. Dahil nga may tinatawag tayo ng mga cells sa ating katawan. Ano? Napakaraming cells sa ating katawan. Ano? Kapag nga masyadong bumaba yung mga cells yan, namatay yung mga cells, minsan nagkakaroon tayo ng mga mas malulubhang karamdaman tulad ng tinatawag natin cancer. Gabi mga idol at welcome back muli dito sa ating tambayan dito sa Arb Story TV at ngayong gabi magbibigay na naman ako ng panibagong kwento. Ano? Tungkol pa rin sa ating karamdaman na GERD, anxiety at iba pang kondisyon na dala o nabubuo o komplikasyon ng ating karamdaman. Alam nyo mga idol, ang ating sakit kapag ka umaatake, sobrang hirap. Ano, sobrang hirap, sobrang bagsak yung ating katawan, ano? Nararanasan natin yung panghihina, nararanasan natin yung parang wala kang ng kakayahan na magtrabaho o gumalaw dahil nga sa nakaka-stress, ano? Nakaka-stress yung sakit natin. Although nakukuha minsan natin sa stress, pero ibinabalik na lalo tayong nai-stress, ano mga idol. Alam nyo ba na ang isa sa pinakamagandang ginagawa natin kapag ina-atake tayo ng ating karamdaman na GERD ay palakasin ang resistensya. Ano? Kahit kasi uminom ka ng gamot, kung mababa yung resistensya mo, mahihirapan gumaling yung ating ano, ating katawan sa sakit na meron tayo. At ilan sa mga sabi sa akin ng mga doktor, at isa na nga dito, o ilan na rin nga dito yung mga kaibigan natin, mga vlogger na doktor, nakakasama din ito sa kanilang mga payo, sa kanilang mga video. At nung una, hindi ko halos maunawaan. Ano? Kasi utak ko na kapag may gamot, yun yung solusyon. Ano? Hindi lang pala yun ang solusyon. Ano? Hindi lang pala yung gamot ang solusyon. Dahil nga may tinatawag tayo ng mga cells sa ating katawan. Ano? Napakaraming cells sa ating katawan. Ano? Kapag nga
masyadong bumaba yung mga cells na yan, namatay yung mga cells, minsan nagkakaroon tayo ng mga mas malulubhang karamdaman tulad ng tinatawag nating cancer. Ano? Para hindi tayo humantong sa ganyang mga karamdaman, sa ganyang mas mabibigat na sakit, alagaan natin at kilalanin natin yung mga pumapasok na iba't ibang uri ng sakit sa atin. At ang pinakamaganda daw dito sa ganitong karamdaman o anumang uri ng karamdaman ay makapagpahinga tayo. Ano? Makapagpahinga tayo ng nasa tamang oras. Ano? Sabi nga, yun daw puyat, ano, yung puyat ay isa sa nagbibigay ng matinding sakit sa atin. Ano? Kasi yung puyat, malaki yung anbag nito para humina yung ating katawan. At ito pala yung dapat nating unang ginagawa kapag ka tayo ay may karamdaman, kapag tayo ay nagpapagaling sa sakit natin na GERD. Ano? Kasi yung stress kasi nakakapagdagdag ito ng hindi tamang pang digest sa ating tiyan, ano, ng ating mga kinakain. Ako, nasubukan ko to at napatunayan ko na tama yung mga doktor sa suggestion nila na isa sa pinakamagandang pamamaraan para mas mabilis ka makarecover ay yung matulog ng tama, yung tamang bilang ng oras. Ano? At sabi nga nila, ang ating mga cell, ang pag-generate nito ay nasa oras na alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga. Ano? Bali, 11, 12, 3, 1, 2, 3, 4, 6 hours, ano? 6 hours na nagpapalakas, ano, ng mga cell ang ating katawan. Pinapanday ng ating immune system, ng ating resistensya, yung ating mga iba't ibang uri ng cells sa buong katawan. Napakadami niyan, million cells ata yan, ano, kung di ako nagkakamali, ilang million cells ata yung nasa ating katawan, ano. Kapag ka umiinom ka ng gamot, tapos palagi ang ka pa rin naman nagpupuyat, palagi ang kang nai-stress, hindi tatalab yung gamot. Ano? Kaya ako, ginagawa ko kapag alam kong mabigat yung atake, naglilib na lang ako sa opisina. Pinapahinga ko yung, kahit alam ko na kaya kong magtrabaho, ginagawa ko na lang, ano ba naman kung isang araw man lang makapagpahinga ka. Ano? Ipapahinga ko yun, ihihiga ko lang, iyang itutulog ko kahit umaga, tapos sa gabi kumpletong tulog, mas maaga pa nga minsan, ano, bago sa ano, para makapag palakas ng resistensya talaga, kasi yung resistensya natin yun yung pipigil sa anumang uri ng sakit at yun yung lalaban, ano. At yun nga, huwag nating kalimutang uminom ng vitamins, mag-exercise, uminom ng mga food supplement at saka mga probiotic, ano, at palagian na solusyunan ang problema natin sa ano, sa pagtunaw ng pagkain. Kung nahihirapan ang iyong panunaw, kailangan ay kumain ka ng mga gulay na madaling tunawin, ano, saka yung mga pagkaing mga matitigas ay iiwasan. At kung ano man yung mga na-discover mo na mga trigger sa sakit mo, magkakaiba kasi yung trigger ng sakit natin, kahit iisa ang uri ng sakit natin. Kung na-discover mo yung mga trigger na yon, wag mo na lang munang kainin o gawin para tumalab at makatulong sa gamot na iniinom natin. Yun lang mga idol, at sana nakapagbigay ako at nakapaghatid ako ng kaunting idea at tulong para sa pagpapagaling mo.